Hello and welcome back. So nandito na tayo sa ating series circuit. At this time ay pag-uusapan natin yung mga parts ng electronics na kung saan ay pwede natin o makikita natin sila in series sa isang circuit. So pag sinabing series circuit, ito ay grupo ng mga electronic components. Kagaya nito, meron tayong R1, R2, R3, R4 and R5. No? So dito masasabi natin na sila ba ay parallel o series. Okay, tama, series. Kasi kung titignan natin yung ibig sabihin ng series sa dictionary, ito kung mapapalakihan natin. No? So dito sabi dito sa ating Encarta dictionary ay ang ibig sabihin ng series ay things one after another. Things one after another. A number of similar or related things coming one after another. So in other words, ito yung pagkakasunod-sunod. Ano magkakasunod? No, yun ibig sabihin ng series, magkakasunod. Things one after another. So magkakasunod. Kaya kung titingnan natin dito sa ating series circuit ay magkakasunod sila, no? Yung connection from negative, no, kasi ganito yung electron flow from negative, no, dadaan sa resistance. Tapos dito ulit, then dito, may resistance ulit, dito. So dito sa case na to, ay walang pupuntahang iba yung electron, kundi dumaan talaga sa series of resistance. Okay? So since ang pinag-uusapan natin is about resistor and resistance, no? So itong circuit na to, sasabihin natin ito ay series of resistor. No? Series of resistor, of resistance. So paano natin ma-analyze, no? Bilang part ng ating analytical thinking, paano natin ma-analyze yung circuit na ito? So simple lang, since ang electron ay dadaan, wala siyang ibang option, dadaan siya dito sa nag-iisang flow na ito ng connection na ito ng circuit is para makarating siya sa positive, kailangan niya dumaan sa limang resistor. No? So, anong gagawin natin sa case na ito? No? Sa case na ito is, ang gagawin lang natin is kukunin natin yung total, no? Total resistance, no? Value ng limang resistor na ito. Total resistance value. Okay? Total resistance value. Okay? So, mean to say, since mag-start yung flow ng electron from negative, no? Kasi yung conventional way, yung conventional na tinuturo dati, no, na inabutan ko pa rin, yun daw electron is, sabi nila, dati, ay nagpa-flow from positive to negative. Yun. No, ngayon, no, natuklasan ng itong mga nakaraang mga dekada lang, no, na ang electron talaga, ang actual na flow niya is from negative, pupunta siya sa kanyang positive, sa anode. So, kung imagine natin kung battery ito, palagay natin, sabihin na natin 1.5 volts, no? Battery, ito yung positive, ito yung negative. So, yung ating electrons from the battery, no? So, magta-travel para pumunta, hanapin yung kanyang positive. So, kapag nagkaroon ng connection, meron tayong closed circuit, no? Magfo-flow yung electron na yun, no? So, ma-discharge itong battery. Okay? So, makukonsume naman ng resistor na ito yung kanyang energy, no? Ng battery natin. Kaya, ang mission natin ngayon, ng ating dapat i-accomplish is matutunan natin ma-analyze at matest, no? Ang isang series circuit. Kagaya nito, pagpalagay natin meron ditong 1 ohm, no? 1 ohm na resistor, 1 ohm, 1 ohm, then 1 ohm. So, since ang electron ay dadaan sa kanya, so meron siyang resistance na 1 ohm, ganun din. So, dito sa point na ito, pagpalagay natin sa point na ito, nakadaan na siya sa 2 ohms na resistance. Yung electrons natin, dumaan na siya sa 2 ohms na resistance kasi dalawa yung dinaanan niya, eh, no? And then, pangatlo, 1 ohm, 3 ohms na, no? 4 ohms. Then,
pupunta tayo sa last na resistor, 1 ohm din. So, meron tayong total na 5 ohms, no, in total. So, yan yung pinaka total na kumbaga resistance na dinaanan ng ating electron. So, ganun na isang series circuit. So, kung ano man yung value ng mga resistor na nandito, is yun yung pinakamagiging total. Yung pinakamagiging total ng resistance ng buong circuit. Ha? Hindi lang yung isang piraso lang. Kasi usually, pag nag-test tayo, nag-test tayo ng R1 dito, kunyari ang value niya is 100 ohms. No? So, pag naglagay tayo dito ng ating test probe, test probe, no, yung sa atin sa tester, dito din, no? Pag naglagay tayo ng test probe dyan, no? Ang reading na makukuha natin accurate ay 100 ohms, di ba? Pero, lagi natin tatandaan na ito ay isang bahagi lang ng circuit. Meron siyang mga kasama. So, ang ginagawa natin is tinetest din natin sila isa-isa, di ba? Yun ang isang paraan para malaman natin kung alin ang may sira, ano ang may sira, no? O, yan, alin dyan ang may sira. So, pwede mo din gawin, test rin dito yan, no? Kung alam mo yung value nila lahat, kunyari ito ay 100, no? Ito ay 200 ohms, ito ay 300, no? Ohms, ito ay 400 ohms, ano kaya ang susunod? Ah, sige, 500, no? Kasi ganun na yung series natin. 500 ohms, so i-add mo lang siya, pupunta siya dito, meron siyang 500 ohms, plus 400 ohms, no? Meron na siyang 900 ohms, tapos dito ay ano na 1000 200 ohms, di ba? 1200 ohms, 1400 ohms, tapos 1400 plus 100 is 1500 ohms, no? Tama ba? 5 9 tapos 12 14 15, no? So meron tayong 1500 ohms. Pero hindi tayo gumagamit ng 1,500 ohms na measurement na binabanggit natin. Ilang ohms? 1,500, no? Hindi. So, bibilangin lang natin yung digit, no? Ulit, 1, 2, 3. So, yung tatlong yon is, equivalence niya is K, no? So, nandito yung period, no? So, ang mangyari, is siya ay 1.5K ohms. No? So, ito yung ating total na resistance value ng buong circuit, no? So kung nababasa natin agad yung value nito, pwede natin siya kaagad dito i-tester, no? Tester kaagad natin dito, dito yung test probe natin. Lagay natin diyan. Okay? Ayan. So sa Ohm's law is pwede mong ma-determine kung ilang ang current na dumadaan dito. Depende sa kanyang voltage at resistance, no? Kung total resistance niya at saka voltage. Pero hindi mo natin i-discuss ngayon yun. I-discuss nga muna natin is about series. So, isa pa, try natin. Halimbawa, meron tayo ditong 50, no? 50 ohms. 50 ohms din dito. No? Tapos dito is 1K. Tapos dito ay 2K. Dito ay 3K ohms, no? So, paano natin siya i-add, no? So, ganun din yung flow ng electron natin. It's from negative to positive. Dadaan siya sa 3 plus 2, 5 na yan, 5K. Plus 1K, 6K, no? Tapos may dalawang 50. 6K, no? 6.05, tama ba? Oh, 6.05, no? Oh, tapos 6.1. Kasi 50-50 to, eh, 100, no? So, dito naman, eh, meron tayong 6K. Eh, may 100 tayo dito, no? 3 plus 2 plus 1, 6K, tapos may 100 tayo. So, 6.1K, kung hindi ako nagkakamali. Okay? Yan, kasi equivalent niya, na 6,100. Alright? No? So, ito yung kanyang total na dinaanan na resistance. Okay? So, ganyan yung pagdating sa series circuit, no? So, ilan man yung magiging resistor mo, kahit tatlo lang, let's say, wala ito, no? Wala ito, wala din ito. Tapos ito ay meron tayong 100 dito para mas madali mo unawaan. Then, dito ay 100 din, no?
ohms, meron din tayo 100 ohms dito. Tapos ito naman dalawa ay wala, no? Linya siya, line, no? Isa siyang diretsyong linyang ganun. So, ang mangyari ay meron tayong 300 ohms na dinaanan ng ating electron. So, yan yung total. So, meron silang formula na ginawa is RT or resistance in total. Tapos, meron tayong R1 plus R2, no? Plus R3. Yan, no? So, pag in-add mo tong mga ito, ito yung magiging total resistance niya. So, ganyan. Minsan, RT muna, then R1, R2, R3. Pwede rin ganito. R1 plus R2 plus R3 equals RT, o resistance in total, o total resistance. Okay? So, add lang siya ng add. Now, save lang siya sa magkabila man yung ano. Pero ito kasi is mathematical ano to, equation. Meron siyang mathematical equation. Ayan yung expression natin sa math, no? Pero sa in actual is yung electron niya, pagdaan ng electron niya, total resistance na dadaanan niya is yun yung actual. Okay? So, i-demo natin to ngayon sa ating sa mismong i-demo natin sa actual. Okay? So, punta na tayo doon. Alright, so ito na tayo sa ating susunod na. So dito, i-testing na natin yung ating series, no? Series circuit, no? Gamit itong ating mga resistor. So meron tayo dito na, ano ba ito? Value. Lapit natin yung ating ilaw para mas makita ninyo. Okay, so meron tayo ditong red, tapos violet, tapos brown. No, red, violet, tapos brown. So, red, violet, brown, ito ay pwedeng, 270. So, try natin. Kung siya nga ay 270 ohms, lagay natin sa 2,000 ohms, then itest natin. No? Alright? So, meron tayong, ano nangyari? Okay. 260, no? 256. Ayan. So, pwede natin i-consider doon yung accuracy ng tester. Masabi natin na malapit pa rin siya sa range, no? Na 270. Na ito yung 270 natin. And then, ito yung ating susunod ay blue. No? Blue. And then gray, then black. Okay? Blue, tapos gray, tapos black. So ano ang value nito? O para kayo ay hindi na mahirapan, no? Test rin natin kagad. O ganyan lang naman ginagawa para kung nung medyo nalilito tayo sa ano, sa pagbabasa. So tingnan mo kagad, no? So meron tayong 66, no, dito sa reading. So, since blue siya, so tama, 6. Tapos yung ating gray, ito ay 8. Di po ba? Gray, 8. Ay, sorry, nako. Hindi nyo pala nakikita. Ano? Ay, sorry talaga. Hindi makita. Uh-huh. Yan. So, atin meron tayong blue, gray, black. So, blue, 6 yan. Tapos ang reading natin ay nasa 67. No? 67. Yan, 67. So, pwede natin sabihin siya ay 68. No, dahil gray yung dulo. Okay? So, ayan na naman yung si Muning. Aha, gahanap siguro ng ano, ng ewan kasama siguro. Yan, okay? So, tingnan natin ito ulit. Okay, so meron tayo ditong brown. Hindi. Black yata ito. Hindi, brown. Wala namang black ang simula, ano? So, brown yan. Brown, gray, tapos yellow. So, medyo kasi madilim sa part na to. Brown, gray, tsaka yellow. So, pwede natin sabihin 180 ito. 180K. Kasi,
nasa yellow na yung ating multiplier. Okay, so 180K. So malapit din siya, di ba? 168. So dito, pwede natin to silang i-combined, no? So 180K plus 68. Naku, kailangan natin ng calculator. Bakit ba ito napili ko? Tapos ang ating 270. O, ito na lang muna, 270 tsaka ano, 68. 270 plus 68. O ano, sige, calculator natin. 270 plus 68, yan ay nasa 330, ano ba? Sa isip lang. 270 plus 68. Ayan, nasa 338. Tama ba? Okay, so 338. Hula ko lang yun. So, nasa ohms tayo. Baba natin sa ating 2,000 ohms kasi hindi na kaya nung ating 200 ohms. Okay, so kung tama yung aking hula, 270 plus 68. No? Yan. So, meron tayong 329. No? So, ang sagot ko ay 338. Diba? Tama ba? Okay. Ayan. So, malapit siya doon. No? So, ganito yung nagiging total resistance niya. No? Pag kinukumbine natin yung dalawang resistor o higit pa, pag hininang natin ito, siyempre dapat pagka ikinabit natin itong resistor na dalawa, dapat maganda ito. Kung pwede, hinangin. No? O hindi pwedeng ganito siya magkabit, ha? Bawal ito. Bawal ito sa mga professional. No? Huwag natin gayahin yung nasa YouTube. No? Yung mga sa YouTube kasi walang standard talaga. Na pinagdidikit-dikit lang, hinihinang-hinang lang, ganyan lang. Basta magawa. Hindi po pwede ganun. Kailangan professional tayo dumali. Okay? Professional yung pagkagawa. Okay? So, pwede siyang putulin even, no, yung pantay yung sukat, then pwede mo siyang hinangin o kaya pwede mo siyang nakatayong ganyan. No, kasi ginagawa to, no, ginagawa itong mga ganitong series kapag ka meron tayong value na nasira sa board, no, tapos wala available na parts at the moment para ma-test mo siya. No, kung okay, is usually ginagawa natin, talagang kinukombine muna natin itong dalawa, ganyan. Yan. So, ito isang maganda para, no? Tapos, hinihinang to, sinosolder, no? Hinihinang natin yan, sinosolder natin yan. Tapos, nilalagay natin itong ganun, and then, pinuputol natin siya, no? Kailangan siya putulin, no? Kaya pagkatapos hinangin, kasi, para medyo maganda yung tingnan. No, ito ay solution lang. Just in case walang available na parts. Okay? So, nagiging effective ang series circuit sa mga technician at sa mga nag-maintain o nag-troubleshoot ng mga machine, kahit na anong machine, kahit na anong mga about electronics. Kapag walang parts, tapos meron tayong kinumpute natin yung kanilang value para lumapit doon sa kailangan. So, pag sinaksak natin, pag inilagay natin sa board, at gumana, umayos na yung takbo ng operation ng board o ng electronics, so yun ang talagang problema. So, pwede siya mag-stay doon for a while. No? Pwedeng mag-stay siya doon. Basta maganda yung pagkakagawa. No? Kahit hindi na kayo bumili. Pero, next time, pwede kayong maglagay na ng stock, no, mag-stock na kayo para just in case sa susunod may ganung sequence pa rin o may ganung problem, kasi once na naging problem yan, kunyari sa isang amplifier nasira yung resistor, ganyan, yan lang ang sira. O may ba, kung yan lang ang sira, next time i-expect mo na meron ding amplifier na kagaya ng ganung model na yun ang weakness, yun ang sira. So pagdating ng amplifier, alam mo na agad, ito yung sira niya. Ah, ganyan, alam ko na yan. So, pwede mo na siya kagad i-repair. So, instant bayad yun. Instant na kita. Na? Kasi meron na kayong parts. Right? So, ganito yun, no? Ito yung ginagawa sa ating series circuit. So, kailangan nyo lang ng calculator.
para makalculate yung eksakto yung mga value na patulad nito 3 orange tapos green, no? So kakalculate nyo siya, and then itong ating 180 ohms 180k ohms, no? So ano nyo siya, no? I-compute nyo sa calculator, then saka nyo itetest sa tester, kung okay saka nyo papalit. Alright, so ito yung series, no? Para wag natin gagawin yung sobrang dami, no? Pahabo lang, no? Baka sobrang dami gawin natin ganyan. Apat na, dikit-dikit, no? Ang pangit na yan. Tapos isa na ilalagyan mo. No, hindi siya magaling tingnan. Hindi siya magandang tingnan kung apat. So, hanapin mo yung pinaka-close na value. Kung pwede, isang resistor lang, malapit sa value. Kasi ganun din, eh. Diba? Kung mag-a-add ka ng dalawa. Halimbawa, nag-add tayo. Ito, 338. No? Add natin. Eh, meron ka naman dyang available na resistor na palagay natin 330. Meron ka dyan. O, diba? 330 ohms. So, doon ka sa 330. No? So, kung meron ka naman dyan na mga malapit sa ganong value na isang resistor, pwede na yun. Basta malapit na malapit, ha? Pero pag wala talaga, gagawa kang paraan. Ganito. Okay? So, gagandahan mo lang ang gawa kasi pag merong nagbukas na iba, no? Kasi merong ibang nagbukas ng ginagawa mo, binuksan na, halimbawa, pinagawa sa akin, inilipat sa'yo, o kaya pinagawa sa'yo, tapos parang hindi siya nakukumbinsi sa gawa mo, tapos dinala sa akin, pagbukas ko, nakita ko maganda yung gawa mo, ang ganda, saan nyo ba pinagawa to? At doon kay magaling to si ano? Actually, tama po yung ginawa niya. Ito, may bumigay lang talagang ibang pyesa. Tsaka maganda yung gawa niya, tinan nyo. So, kailangan magtutulungan yung mga technician, no? Kung kayo ay nasa cellphone, kung tayo ay nasa mga SMD parts o sa general electronics, no? Kailangan purihin ninyo, i-promote ninyo yung kasama nyo, lalo na't pag maganda. Pero kapag pag may mga talagang yung sinasadya na masira yung unit para bumalik, eh huwag na lang kayo mag-comment. Sabihin nyo na lang, mukhang mayroon ditong kulang. No? May kulang si ganito. Well, sige po sir, maayos po natin to. Huwag po kayong mag-alala. Tapos tatanungin niya, may kinahoy ba dyan? May tinanggal ba? May tinanggal bang pyesa? No? Sa ngayon sir, hindi pa natin masabi. Kasi kung siya lang ang gumawa nito, tapos ganito yung itsura, maaaring ito lang yung ginalaw niya. Wala naman tayo makikitang. Kung maaari pag maging honest kayo. Pero pag nakita nyo talaga na talagang halos sirain yung unit, sabihin nyo din, ay halos sirain ho yung unit. Eh huwag nyo na ho ibalik to dun. Sabihin nyo kung ganun. No? Pero huwag tayong maninira. No? Iba yung kasiraan, sisiraan. Iba din yung nagsasabi ng totoo. Okay? So yung mga client kasi, nade-detect nila kung sino nagsisinungaling at saka sino yung pinipirahan lang sila. Alam nila yung matalino yung tao. Eh. Kung tayo matalino din yun. Tao din yun eh. Sige ha. Kita tayo sa susunod nating lesson. Tuloy natin. Bye-bye po.